Thank you, Poco, for sending me this thing right here. This is Poco X3. We're about to check if this is the best budget phone for photography and filmmaking. It has quad camera with 64 megapixel and capable on 4K video resolution with lag picture profile plus 960fps slow motion. This tutorial mainly focuses on the camera features and video specs. So if hanap mo yung medyo techy na review, nasa maling channel ka. Hey, what's up guys? And this is Christian Rodas. Nagbabalik na naman with another vlog natin ngayon. And today, pag-uusapan natin kung paano nga ba gamitin ang pro mode ng ating cellphones. Bago ko to simulan, hindi ako pro. Isa lang akong aspiring filmmaker and photographer na nagkukunwaring marunong. Mga natutunan ko dito ay inaral ko lang din sa sarili ko. Gusto kong i-share sa inyo para matutunan nyo din. Maybe makatulong sa inyo in the future. So simulan na natin. Kahit na alam natin na napaka-updated na mga smartphone camera na to the point, isang click lang natin, okay na. Pero hindi ganun yun. Kailangan nyo matutunan ang pro mode camera para magamit nyo yung full potential capacity ng ating camera. Kapag natuto ko gumamit nitong pro mode sa phone, maaari ring marunong ka nang gumamit ng manual settings ng DSLR camera. Wala nang paligoy-ligoy pa. Let's make it on the move. So simulan natin sa pinamahalagang bagay sa photography, which is ang tinatawag natin na exposure triangle. Ba't nga ba ito tinatawag na exposure triangle? Kasi sa bawat adjust mo sa isang settings dyan, magagalaw yung exposure. Ano nga ba ang exposure? Ang exposure ay ang liwanag at dilim ng isang subject mo. Simulan natin sa tinatawag na shutter speed. Ano nga ba ang shutter speed? Ito yung tagal ng pagbukas ng shutter sa lenses ng ating mga camera. The longer the shutter is open, the more light will come through your phone. So sa tuwing tayo gumagamit ng shutter, doon natin nakokontrol yung tagal at bilis ng pagbukas ng shutter niya. Doon din nakokontrol kung paano at kung gano'ng katagal i-shoot yung isang photo. So paliwanag natin sa mas malinaw na bagay. Kapag naka-open ng matagal ang shutter mo, tuloy-tuloy yung pag-capture niya sa isang subject. Tulad nito, for example, with this shot, I set it up with 5 seconds shutters. In photography term, tinatawag siyang long exposure. Once na bumaba sa 1/5 second yung shutter speed mo, kinukonsider na siya as long exposure. Pinatong ko siya sa bato, then nung may dadaan na motor, kinlik ko yung shot and nag-start na siya mag-capture. So tulad nga ng sinabi ko kanina, once na naklik mo na yung shot na yon, tuloy-tuloy siyang magka-capture and nakabukas yung kanyang shutter. And lahat ng bagay na dadaan doon, lahat ng mangyayari, makaka-capture niya. So na-capture niya yung lights ng motor. One reason kung bakit ko siya pinatong sa bato kasi once na nag-shot ka nga, lahat ng bagay ay makaka-capture nun. So once na gumalaw yun or something na matapos mo lang, magkakos siya ng isang blurry image or unfocused subject. Hindi na siya magiging consistent dun sa image na balak mong i-shot. Ang best technique para hindi mag-blur yung shot mo is umanap ka ng patungan. Tulad nga nun, pinatong ko siya sa bato. Or kung may tripod ka, dalin mo siya lagi. And yun, para meron kang long exposure shot tuwing gabi. One reason kung bakit pinatong ko siya sa bato kasi tuloy-tuloy ang pag-capture niya and konting galaw or ipod lang, it will resulted to blur images, kaya best way to shot with low exposure is to use tripod or something na magkikip sa cellphone mo maging steady. Simply, low shutter speed. So, naturo ko na yung long exposure. Dito naman tayo sa fast shutter speed. Fast shutter speed is capable on shooting fast-moving subject like wildlife photography, street photography, and mainly sports photography. Kung gusto mo makapture yung exact moment at the moment in the act, minutes, seconds, and milliseconds, gumamit ka ng high shutter speed. Sabi ko nga, pag mabagal yung shutter speed mo, matagal naka-open yung shutter mo. If mabilis naman yung bukas ng shutter speed mo, parang ganyan yun. And yun, makakapture niya yung action na ginawa nung subject mo. And isa din to sa ginagamit ng mga shooter ng mga sports para hindi maging blurry yung action na ginawa. Tulad nitong mga shot na to.
credits kay Google. I think ginamit nila dyan yung mataas na shutter speed. Take note, pag mabilis ang pagbukas ng shutter mo, maunti yung light na makakapasok dun sa lens mo. So magre-result yan sa isang madilim na shot. Para hindi maging madilim, dito tayo napupunta sa isa nating settings, which is ISO. Ano nga ba ang ISO? Ang ISO ay, huwag ka tumingin, natatawa ako. Yes, sa patingin, papaalisin ka to dyan. Ano nga ba ang ISO? Nauuhaw na ako. Ang ISO is isang alternative lights na dinadagdag ng camera natin upang maging maliwanag yung shot natin. Ito yung nag-a-adjust tuwing nasa low light situation na tayo. Take note na pag tinataas mo ang ISO mo, dyan din magproproduce yung grains na tinatawag natin. So may mga shot na grainy, blur, yun. ISO may gawa nun kasi pinapump up nila yung alternative light kaya nagiging pangit na yung quality ng photo natin. Nagkakaroon ng green, hindi na sharp yung kanyang images. So, paano na yan? Blurry image, grainy image, pangit nun. Ang hirap, diba? Meron dyan technique kung paano i-mix yung shutter speed and ISO para makapag-shot ka ng magandang sharp image at para lang yung matte, kailangan mo maging matalino sa pag-combine ng numbers para makuha natin yung exactly settings para makuha mo yung shot. Kung madilim na sa isang place and wala ka nang magawa tulad nung ISO, hindi mo na mataas and yung shutter speed, ang gagamitin na natin dyan yung long exposure, which is yung nasabi ko nga kanina na pinatong ko sa bato. Pero ang disadvantage lang nun is mahirap siya i-shot kapag naka-handheld ka. Kailangan mo talaga ng tripod or something na mapapatungan para maging sharp yung image mo. And kung wala ka naman tripod or something na mapatungan, dito na natin magagamit yung big brain technique, which is gagamit na tayo ng mobile phones, flashlight, or something na magbibigay ng liwanag sa subject mo para yun. Hindi na natin i-adjust ng mababa yung ating shutter speed at hindi na natin itataas yung ISO. At dito na tayo sa taking note series. Ang minimum shutter speed mong gagamitin para sa best shot is dapat hindi bababa siya ng 1 in a 30 second. At ang pinakaligtas na ISO na gamitin ay hindi aangat sa 400 hanggang 1600 ISO. So dito naman tayo sa F, which stands for focus. Napaka basic lang nan. Kahit aminado ako na hindi ako masyadong gumagamit ng manual focus sa phone ko. Kasi napaka accurate ng kanyang focusing system na sa isang click mo lang auto-focus na siya. And accurate yung focus niya, malinis, and mas mainam gamitin yung manual focus tuwing gusto mo ng mga accurate shot na sobrang sharp and gusto mo talagang nakafocus dun sa subject mo. The best of Poco X3 kasi dun sa features niya meron siyang focus peaking, which is meron dun na parang kulay red na something na kapag nililipat mo yung manual focus niya, na ha-highlight yung subject na napo-focus. Tuwing ililipat mo yun, makikita mo kung saan ba nakapokus yung camera mo. And dito tayo sa last, which is yung WB dyan. It stands for white balance. Balance. Maintindihan yung white balance if i-consider nyo siya bilang isang temperature. The more na bumaba ang white balance, magiging bluish and full tone yung iyong shot. And the more na itaas mo ito, magiging hot temperature yung kanyang itsura. And ang lahat ng phone, meron silang parang preset ng white balance na kung saan gagamitin mo siya, halimbawa tuwing cloudy, shades. May isa pa akong aminin na hindi ako masyado nagamit ng white balance. Iniiwan ko lang siya naka-auto kasi masyadong hindi ako yung tinitimpla yung white balance sa pag-shoot. Ginagawa ko pagka-shoot ko, sa Lightroom ko na siya ine-edit and doon ko kino-color correct yung shot ko and yun. So quiz, paano naman pag-balance lahat ng settings mo and may mga side na maliwanag at may side din na madilim? Anong gagawin? Well, ituturo ko yan sa next episode ng Poco Series Photography and Filmmaking Tutorial. Salamat sa panunood and kung nagustuhan mo tong video na to, malaking tulong sa akin ang pag-subscribe and like mo. So, see you on the next episode.